Hi guys. Today linis ko lang ng sasakyan ko, guys. Linisan ko kanina dahil pag-alis ko before ako umalis papuntang Pilipinas. Hindi ko po siya na linisan. So, nilinisan ko siya kanina, kakarating ko lang. So, itatry ko siyang i-drive ng konti dahil isang buwan po ito naka-standby na walang kumagamit. So, kailangan ko siyang i-drive ng konti para maano yung kaniyang kondisyon ulit. Dahil sanay itong tumatakbo everyday. Tapos biglang isang buwan hindi siya natakbo. So kanina pumunta ako sa Mercury Drug. So may dahil nga is isang buwan na nakatambay. So medyo may narinig ako na pag tumakbo siya, meron siyang something wrong talaga na yung gulong niya parang hindi normal. So nag-worry ako. So iniisip ko kung baka ano nangyayari dito. hindi naman ito ganito pag before ako umalis. So naisip ko na i-washing ko muna siya tapos itakbo ko. So nakatakbo na ako ng ilang kilometers. So ngayon wala na akong narinig. So kulang lang siya ng takbo talaga kasi sanay siya na everyday ito tumatakbo. So isang buwan siyang hindi natakbo, guys. So i-shuri ko muna siya, i-drive ko muna siya ng medyo malayo-layo para babalik siya sa kaniyang kondisyon. Kasi alam mo na, guys, natakot ako kanina dahil alam mo naman dito sa ibang bansa, guys, pag lalo na dito sa aming country, guys, mahal talaga ng magpapagawa ng sasakyan. So masaya ako dahil nawala yung tunog niya kasi may narinig ako na may tumutunog eh pag tumatakbo siya. Parang may narinig ako na tumatakbo yung something wrong pag tumatakbo ako. Parang sa gulong 'yun, siguro yung gulong parang naanuhan siya ng kalawang ba yun kasi hindi, or sa brake kasi pag nag-brake ako, guys, umano siya parang hindi maganda yung pagka-brake na yung may tunog. Kaya nag-worry ako baka ano nangyari dito, wala pa naman akong perang pang-ayos. Kasi kakarating lang natin galing Pinas, no, siyempre butas yung ating bulsa. So nag-worry talaga ako, guys, kasi wala akong pera, di ba? So mabuti na lang, guys, nawala na yung tinig. So inano ko muna siya, drive ko muna ito ng ride konti para maano siya ng kanyang condition ba. Drive ko siya rito, mabuti na lang. Tapos yung nag-testing ako ng kaniyang brake, kung marunong ba kayo mag-testing ng brake, guys, tuturuan ko kayo. Comment down below lang pag gustong matuto paano mag-check ng brake, kung ayos pa ba yung brake mo or hindi na. So comment down below na lang kasi i-share ko sa inyo yung aking nalalaman
about the car. Charon. Sana all. Kunti lang naman yung alam ko dahil doon sa car, guys. Wala akong, ano lang ako. Drive lang ako, guys. Pero wala ako talagang alam sa kung may masira dito sa sasakyan ko or ano. Diretso yan talaga sa pagawaan. Yung pagawaan ng sasakyan, kasi wala talaga akong alam kung yung ano dyan, anong nasisira dyan. So yung alam ko lang, yung paano mag-testing ng brake. So yun, hindi ko alam kung may kailangan ba ko dito sa Kiwi, kasi yung Sabado dito, guys, bukas sarado yung mga tindahan. Hindi ko alam kung may kailangan ba ko dito. So may ano naman, may tindahan doon sa katabi namin, pero siyempre mas mura dito sa Kiwi kaysa sa Mini. Yung sa Mini kasi, guys, medyo high price sila doon dahil nga yung sa quality ng mga pagkain, tinitinda nila, mas lamang sila ng presyo kaysa sa Kiwi. Yun yung pagkaintindi ko. So yun, wala akong alam na bilhin dahil kakauwi lang nga namin. So parang wala ko sa isip kung anong kailangan namin ng kainin. Kasi meron naman lahat talaga sa bahay, kaso lang yung mga gulay wala sa bahay. So kailangan natin ng gulay, kaya kailangan natin ng sabaw. Gusto ko yung sabaw, guys, pero yun nga, no, drag ko muna ito ng paikot ako, kasi pag umikot ako, medyo ilang kilometers. So try ko lang doon sa sakin ko i-drive. So habang ako ay nag-iisip kung ano yung aking bibilhin para bukas, dahil nag-order kasi kami ng ano, ng pizza kagabi, kasi pag ano, kasi mayroong ano ba, pag bumili ka ng isang pizza na yung ano, pag bumili ka ng isang pizza, meron kang free na isa, dahil pag nakasampu ka ng order simula nung ilang beses ka nag-order ng pizza, pag nakasampu ka, meron kang free na isa. So ngayon, ang aking juwa naman ay nakasampu na siya. Sabi niya sa akin, mag-order tayo ng pizza dahil mayroong isang free. So ayun, nag-order siya, napakalaki, ang lalaki ng ano, pizza. So isa lang yung nakain ko, guys, kasi kakarating lang namin galing sa ano, no, sa biyahe, sa aeroplano naman. Maganda yung Emirates, guys, dahil talagang maganda yung kanyang ano talaga. Maganda yung kanilang pamahala doon sa loob, dahil malinis sila, malaki yung bus, tsaka yung pagkain nila masasarap, tsaka dalawang beses sila nagsiserve ng pagkain, kaya hindi ka talaga magugutom. Ikaw na yung umaayaw sa pagkain ba, dahil ayun yung ano nga. So yun, magsinigang siguro ako, guys, no. Mayroon akong locks sa bahay, kaso lang yung kuban, hindi ko alam kung ano. Gusto ko magsigang.
So yeah, maganda yung ano guys, yung Emirates talaga, napaka-nice. Pag kayo ay nagbiyahe guys, kasi mura lang yung aming, talagang mura lang yung nabili namin na ticket sa Emirates guys. Back and forth na yun, maganda talaga. Maganda din yung ano, yung iba kasi may rami akong na-try na ano ba, nung umuwi ako sa sa Pilipinas, ilang beses iba yung nasakyan ko eh, kasi depende kasi yun nung pagtakbo nila guys. Ayoko yung ano, yung bigla na lang, 'di ba, pag bumaba sila no, tapos yung aeroplano bababa at tataas, tapos bababa konti. Tsaka yung Emirates talaga guys, yung pag break nila nung paglapag na ba, dahan-dahan siyang lumalapag. Tapos yung soft yung kanyang pag ano guys, yung pag stop, yung wala ka talagang gumanon, pag break nila gumanon ka talaga. O yun, na-experience ko yun, yung siguro nag-aaral pa yun, di ba? Siguro yun. Hindi pa yun yung ano. So, gumanon talaga ako nung ibang sasakyan. Tsaka, yung, siyempre, may turbulence talaga yung ano. Hindi talaga maanuhan yung, maiwasan yung turbulence sa aeroplano, no? Meron talaga, parang sasakyan lang din na nakadaan ka ng, ano yun, malalim. Yun, ganun din yung nasa, ano, sa taas. Tapos, ayaw ko yung ano guys, yung aeroplano, tapos, siyempre, yung ano talaga yung nagkocontrol doon, yung driver, eh, biglang gumanon, tapos siyempre, yung mga tao natakot, kasi bigla namang ibaba, bigla niyang ibaba, ganun ba? So, iwan ko lang pa sa inyo yung ano yung na-experience nyo, kasi sa atin kasi parang nagdidepende yun sa driver kung paano gaano kakahusay sa patakbo. Natatawa ako nung pag umuwi ako guys, papunta pa lang ng Pinas. So hindi ko lang sasabihin yung ano, yung pangalan ng aeroplano, baka tayo ay matsugi. So kasi every time na nag-ano ako, nung nandyan ako lagi nakalaga na umupo sa ano, sa may tail. Ayoko, iwan ko pa kung bakit lagi akong nasa tail. So kung sa tail ka guys, so medyo maganon ba no, masyadong malikot kung sa tail ka. So, sabi ng bata, kasi nasa tail din siya, sabi niya, "Mama, hindi magaling yung hindi magaling yung ano, yung driver, hindi siya pasado kasi hindi siya magaling magpatakbo ng aeroplano." Natawa tuloy ako sa bata. Englishero pala yung bata na yun. Sabi niya, "Mommy, yung driver nga daw, hindi maganda magpatakbo kasi nahihilo na yung bata, natakot na daw siya. I'm afraid." Ganun. So yun nga guys, yung experience ko talagang napaka ano, yung maganda yung ano, yung Emirates talaga. So next time pag nagbiyahe ulit, tapos may mura sa ano, sa Emirates. Gusto ko Emirates. Kasi maganda yung kanilang pag. Maganda yung kaniyang ano, guys. Maganda yung Emirates talaga. Ayun, so inikot ko yung sasakyan ko, umikot po mga laylay yung mga ilang kilometers guys. Wala na akong narinig sa aking sasakyan. Mabuti na lang. Break lang pala yun, guys. Kailangan ko siyang i-drive. Tsaka iti-check yung
gulong kung hindi pa siya maluwag. Yun yun. Para akong nanibago, guys, nung isang buwan lang ang umalis, para akong nanibago. Tsaka parang yung tulog, guys, parang nasa ano pa ako, jet lag pa ako ba? Parang nasa loob pa ako ng aeroplano. So yun. Medyo nag ano yung akin chan, guys, nag scramble. Diyan ko kung nanibago ito sa ano, sa tubig dito sa atin, dahil dito sa Norway umiinom lang kami dito sa ano, sa gripo, dahil napakalinis naman ang tubig dito sa Norway, hindi kagaya sa Pilipinas na bawal inumin dahil marami mga madumi yung ano. Pwede lang yun panghugas, pangsabaw ng mga kanin at ano yun, pero hindi mainom. Dito mainom talaga galing sa gripo. Yung nasa Pinas ako, guys, iniinom ko yung, hindi ako minom nung ano lang binibili nila. Yung iniinom ko mineral water. Pero yung anak ko, minom siya ng yung iniinom nila. Hindi naman sumama yung yan niya. So, dito, uminom ako kasi kahapon, diretso sa ano. Parang, umano yung akin siya. So, yun ko kung sa tubig ba yun or may nakain ako. So, yun, guys. Nandito na tayo ulit, no? So, tinry ko lang yung aking sasakyan. So, hopefully na okay na siya. Palagay ko okay na siya, guys. Dahil wala na akong narinig na kumakalabog. Kumakalabog sa likod. So, yun. Kaya, na ano na yung worry ko kanina, dahil alam mo naman, mahal kaya yung magpatrabaho ng sasakyan dito sa Norway. Mahal-mahal. Kaya tatakot ako na baka masira itong, may something wrong dito sa sasakyan ko ba. Wala pa naman tayong pirang pang ano. So guys, hanggang dito na lang, guys. So thank you for watching, guys. Bye. I love you. Bye.